Hey guys, yan, going home na tayo. And time now is 8:56. So, mag-checkout na tayo and then magbubook na ng Grab to the airport. And wala na tayo mag-iintay ng flight natin. 1:30 ang flight natin. So, sumbulin ng mas maaga kesa yung saktuhan lang yung oras natin tapos baka magkaroon ng aberya or anything. Well, hopefully, sana wala naman. But, ito lang yung, ito na yung bit ko. Ayun lang, is yung backpack ko. Ayun siya. And then, ito for chocolates. Tapos, ito na, ayan. Nabuksan ko na yung zipper kasi ang dami na, ang laki eh. Wala pa naman akong check-in baggage. Pero kung sabihin ni airline na I need to check this in, wala namang problema. But, yeah. See you there sa airport. Sana may mabook na Grab. Ayan, nakarating na tayo dito sa airport. Ang oras ay, hold on. 10:13. Time is 10:13. Nakarating na tayo sa Ria 2. Hinanap natin kung saan tayo papasok. Ah, ayun. Okay, nakita ko na. Naiihi ako. Naiihi na ako. Tapos nagugutom na naman uli ako. Ayan, ang daming tao dito. Wait, ano to? Dito ba nag-check-in? Ano ba yan? O, pagkain ba yan? Teka lang. Naiihi na ako. Hey, what is that? Okay, hindi ako dyan. Ang daming tao. Departure information. Nahanapin natin yung flight natin, right? Wait lang. Ang tagal magpalit. 10:20. Lang. Hanapin ko muna yung flight ko, ha. Be back. Hello. Andito na tayo sa Clia 2. Tapos, sa nakapag check-in na tayo doon. Self-check-in. And then, dumaan na rin tayo sa immigration. Okay na. And then, ito tayo. Papunta tayo sa Gate L. Kasi, Gate L yung gate natin sa Cebu Pacific. So, naghahanap ako ng tubig. Kasi kanina bago, oh, what is that? May sumingit na french fries dun sa gulo. Kasi kanina, may tubig dun kaso sa labas yun ng immigration, ay, ng, ano, ng scanner. Eh, baka, kung kumuha ako dun, tapos, ipapasok ko, baka sasabihin, bawal. Ala, teka lang, ito nga ba yun? Gate L, International Departures. Oo, sana may tubig dito. Ayan, bababa tayo ng escalator. Sana walang, hindi tayo madupilas. This is L, right? Hirap na, may elevator ba dito? No trolleys beyond. Alam ko na mag-elevator na lang tayo. Eh, di naman tayo mag-elevator. I think ito yung, ito na. I think bababa kasi dulo na to eh. Diba? Wala naman nang pupunta ang iba. Medyo, oh, third floor pala to. So, dapat. So, ground. Ayan na. Saan ba tayo, ground? Hindi eh. 2, 3 to lang eh. Ito, 2. 3 and 2 lang ang options. So, dun tayo sa 2 kasi nasa 3 na tayo. Sana meron tong ano, water refilling. Nauumaw na ako. May pagkain naman ako. Di ba bumili tayo sa KFC kanina? So, tubig lang wala tayo. Ah, sana ba yung ano na yan? Oo, papasok ulit tayo ng isa pa. Okay.
Okay. Ah, alright. Teka lang, ayusin natin to. Nag-video tayo eh. Wait lang. Nakapasok na tayo sa final scanner. Saan ka may tubig? Kailangan ng tubig. So, gate, ano tayo? L13. Wala. Parang mali yata yung pinasok. Parang dapat yata sa kabila. Parang mali. Ulit. Ayan. Ayun. Okay, nasa dulo pa. Alright. I just need water. Daming chocolate. Pero mahal dyan, syempre. Ayun, no? Siyempre mahal dyan. Doon tayo sa may dinibili. Oh. Ang galing ng airport dito, naka-cubicle. May spicy food. Ay, ayun, tubig. Nakikita ko na yung nalagyan ng tubig. Makakapag-refill na tayo ng tubig. Ibigat yung bag natin. Masaya-saya maglakad sa airport, no? Parang ano? Parang... Basta masaya eh. Hindi ka ma-exam. Ala! Ano ba naman to? Wala! Lahat tatlo hindi gumagana. Oh my gosh. Mini tubig. Gusto ko lang ng tubig. May pagkain naman ako dito. Sabi nung airport security. There's no food there. Sabi ko, I have a lot of food. I can give you. Sabi ko, I can give you food. Ay, ano, meron pala dito eh. May mga pagkainan eh. Kasi tinanong niya, do you want to go in? There is nothing there. Only you. Well, that sounds like a dream to me. Only me? I love it. Ayan na, meron na dito ng tubig. Okay, makakapaglagay na tayo ng tubig. Wait lang. It's cold here, no? Yeah. Pinanuna natin yung tubig natin para mamaya hindi na tayo mag-problema ng inumin. Sila wala silang dalang tumbler. Sabi niya, Sai, dapat pala mayroon ka talagang dalang tumbler, no? Opo, tama po. Kasi kailangan po natin ng tubig kapag tayo ay nagta-travel. Kaya nga nang sabi ko kahapon, we can travel the world. Ay, kanina yata yun. We can travel the world. We can take on everything. But we cannot go anywhere if we are dehydrated. Dito muna tayo. Diyan tayo sa L13. Pero since wala pa naman, upo muna tayo dito. Grabe yung hingal ko. Napakalayo nung... Ano na yun? At least dun tayo kukuha ng tubig, alam na natin. Okay. Pagod ah. Alright. Time now is 10:45. Ang flight natin ay 1:35. Ang boarding daw ay 12:05 ba? 12:50. I think 12:50 ang boarding. Ayan tayo sa gate. L13. Wala pong tao. Walang tao. Siguro mamaya pa sila darating.
But mabuti nang dito tayo na maaga. Hindi naman tayo nagka-problema. Anong requirements po papunta ng Philippines? Siyempre, dapat yung ano, duly accomplished e-travel form. So, wala na yung pinipill outan sa airport na departure card. So, meron na lang yung e-travel. So, ayun. So, yun na lang. Tapos, pagdating ng Manila, wala naman na hanapin. Although, if it's your first time flying after a long time, nagmamask pa rin sa loob ng eroplano. Sa airport, hindi na. Sa loob ng eroplano, yes. So, ayun. Ang gagawin natin dito ay, meron tayong 11, 12, 2 hours at least. Kaya, manonood na lang tayo ng, may airport wifi pala dito. Mag-Netflix na lang tayo. Okay? Mamaya na ulit guys, pag boarding na. It's 10:46, matulog na kayo. At para ano, ha? Para gumanda ang balat. Kasama sa skincare yung meron kayong, ano, enough sleep. Okay? Pero kung nanonood naman kayo, pinapupuyatan nyo naman ang panonood ng vlog ko, then it's good for your skin too. Okay. Morning. Time is at 7:06 in the morning and we finally made it back in Manila. So, yeah, we just disembarked from the plane and now we're going to the immigration. After we clear immigration, I think we're gonna have breakfast muna before we go home. Kasi gutom na. Ayun, nakatulog ako sa plane siguro more than an hour, pero masakit sa batok kasi wala kang maayos na pwesto. Although it was nice kasi wala akong katabi. Ako lang mag-isa dun sa linya ko. Yun. Yan, medyo naihian ako yung unang pwesto ko is inilatag ko yung bag ko tapos inunan ko. Tapos tumayo ako. Tapos pagka CR ko, nakita ko yung mukha ko, may bakat nung unang ko dito sa kaliwa, sa kanang pusingi. So sabi ko, ay hindi, wag na. Upo na lang ako ulit pagbalik ko. Tapos nakakaano pa, naiwanan ko pala yung ano ko, yung neck pillow ko na lagi kong binabaho pag nagtitravel ako. So wala akong kahit anong baon na any pillow whatsoever. So yan. Thank you all for being with me in this journey. And I hope samahan niyo pa ako sa mga susunod kong travels. And I hope you like my content, share it, and subscribe. And I'll see you guys next time. Hey everyone, this is Ram again. Okay. For anything else, I would like to thank you. If you've watched yung previous Malaysia vlogs ko, thank you very much. And I know that you're here because you wanted to know kung magkano yung nagastos ko sa Malaysia trip ko. And hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. We're gonna start with the flight muna. So yung flight ko na Cebu Pacific siya. So nakuha ko siya ng 7,806.15. Kasi nag-book ako noon parang mga 2 weeks na lang yung ano, yung bago ako lumipad. And I think mas magmumura pa yon kung mas maaga kayong mag-book or mag-book kayo dun sa mga seat sale. And next is the hotel. So yung inabot ng hotel natin ay 5,342.80. So nabook ko to sa Klook and this is for 4 nights. 4 nights kasi darating ako ng madaling araw and then yung previous day binook ko na, o yung previous night binook ko na para hindi na ako maghihintay pa ng like check-in time. Parang I can check in anytime pagdating ko doon. Syempre pagod din tayo dahil red eye flight 'yun eh. So dapat meron tayong tutulugan pagdating natin ng Malaysia. So that's for 5,342.80 and that's for 4 nights already. That is
in IU Hotel. This is in Chinatown in Malaysia. Next is the SIM, kasi kailangan talaga natin ng internet kapag nandun tayo. And the SIM cost me 361 pesos. Nabook ko din to via Klook. So yeah, those were the essentials. So now we go to the rides. So dalawa lang naman yung ginamit natin doon, yung Grab at saka yung AirAsia ride app. So yung total ng lahat ng Grab rides ko, kasi naka-charge siya sa credit card, so mas madali siyang makita. That's 219 ringgit. So times 13, that's around 2,840 something. And then yung AirAsia ride naman, ang total niya is 97 ringgit. So that's around 1,260 pesos. Tapos also i-consider na rin nating ride tong yung sumakay tayo ng cable car sa Awana. So that's 18 ringgit, so around 2,334. Ayan. So lahat 'yon, yun yung mga rides. Tapos yung pasalubong natin kasi 'di ba namili tayo ng mga chocolates dun sa MyDean. So inabot siya ng 87.55 ringgit. So that's around 1,138. Ayun lang, with the food naman, hindi naman lahat siya naka-charge sa card. So yung iba talaga cash. I paid via cash. So, hindi ka naman natrap. Ayun. Pero hindi naman kasi ako malakas kumain doon. Kasi ano eh, hindi ako yung tipo ng tao na yung malakas yung loob mag-try ng mga iba-ibang food. Kasi syempre baka bago siya sa tiyan ko, tapos hindi mag-react ng maganda yung ano, yung tiyan ko. Pero ayun naman, yung mga iba-iba na alam naman natin na hindi naman makaka-apekto sa atin, kinakain naman natin. Kagaya nung nag-food trip tayo dun sa Jalan Alor. Actually, sa hotel, mura talaga yung mga hotel sa Malaysia. Actually, nung naghahanap ako ng accommodation sa Klook, meron pa akong mga nakikita na parang mga 200-300 pesos per night. So, chinat ko yung friend ko, sabi ko, is this real scam ba to? And then she told me nga na mura lang talaga yung mga accommodation sa Malaysia, and also the food. And yung gastos natin sa food, it varies eh. Pero ako, based on my estimate, parang ang nagastos ko lang sa pagkain, parang no more than 3,000 pesos. So, ano na yun? For the whole Malaysia trip na yun, around 3,000 pesos. Ayun lang naman. Kasi ano eh, pero hindi ko na siya sinama dito kasi variable kasi yun eh. Kung hindi kayo masyado mahilig kumain, edi hindi siya malaki. Pero kung medyo matakaw ka, talagang lolobo yung gastos mo. Pero okay lang maging matakaw, walang problema. We do not body shame in this channel. Ayun. So, kung gusto mo yun, edi go ahead. Pero yun nga, the more you eat, the more nagastos, syempre. The more gastos. Kaya hindi ko na siya sinama dito. Pero yun nga, for the sake of, ano lang, computation, rough estimate lang, mga around 3,000 pesos yung nagastos ko sa pagkain. Kasi, ano eh, naghanap ako ng, ano, diba, ng money changer. Tapos nagkapalit ako ng ringgit. Actually, yung cash kong yun, actually, pang ano ko lang talaga siya, pang kain-kain ko siya. And at the end nung trip ko, yung papunta na, yung pabalik na ako ng airport, meron pa rin ako natirang 150 ringgit eh. So, yun, hindi talaga siya masyado sa, hindi talaga ako masyado sa pagkain. Ang pinaka mahal na kinain ko sa Malaysia is yung kumain ako sa Laupasat sa may Genting Islands. Parang mabot yata yun ng 34 ringgit. Ganyan. So, that's, yun na yung pinaka expensive na kinain ko dun sa Malaysia. So, ang total ng lahat ng nagastos ko sa Malaysia ay tada! Yan lang. Pero syempre, hindi kasama dyan yung pinan-shopping ko, syempre.
yung namili ako sa Genting Highlands. Kasi ano naman yun, again, it's variable naman. Pwede naman kayo pumunta ng Malaysia na hindi kayo nagsha-shopping. Kaya lang kasi ako, pinush ko siya. Kasi nga, outlet stores yun. Tapos, talagang mas mura eh. Kasi, ano eh, 30% off, 50% off, and it's a good deal. And the thing with sales kasi sa ibang mga sales sa ibang bansa kasi kapag kasi sinabi nilang sale, sale talaga. Like ito yung original price and then they're going to slash 30% talaga or 50% talaga. Unlike here in the Philippines, yung iba ang ginagawa, tataas yung markup and then saka lalagyan ng sale. So hindi talaga siya sale. Unlike sa ibang bansa, talagang pag sinabing sale, sale, and it's an outlet, and it's an outlet store, so talagang mababa lang yung ano, mababa lang yung bigayan. Yung for reference, yung Coach bag na binili ko, I got it for like 50% off. O, di ba, hindi na masama. Kung bibilin mo yun dito, parang sobrang mahal nun. Pero pag doon kasi, malakas loob ko kasi nga, outlet store, tapos hindi siya ganun kamahal. So, yun, hindi ko na siya sinama dito kasi nasa sa inyo naman yun eh. Kung gusto nyong mag, ano, gusto nyong mag, mag-shopping ng mag-shopping. Also, so, ayun, hindi ko na sinama rito yung train card in sa MRP. Pero parang nakalimutan ko kasi. That's around 50 ringgit lang yata. Ganun. So, mura lang naman. And ayun, kapag ka, hindi kayo mag-grab or hindi kayo like yung mga Grab rides or Air Asia ride, then talagang magte-train kayo. Eh di mas mapamura pa yung transportation nyo around Malaysia. Ayan. So, ayan yung mga nagastos natin. Would I recommend Malaysia budget-wise? Ang sagot ay yes. Kasi, una, malapit lang siya. Pangalawa, walang visa. Pangatlo, yun nga, mura yung hotel, mura yung pagkain. Kasi, comparing pa lang dun sa hotel, like, kasi before that, like, a month before that, I went to Singapore. And then, yung hotel ko, parang three nights lang yun, na inabot ng 12,000. Eto, four nights, around 5,000 pesos lang. So, very, very, very cheap talaga. Very affordable. And kung makakahanap pa kayo ng mas mura, mas marami pang mura. So ayun. Magaling kayong mag-scout ng mga ano, ng mga accommodation. Or kung meron kayong friend doon na tutuluyan nyo, eh di wala kayong gasto sa ano sa accommodation. But yan, yung budget nyo sa food, sa accommodation, lahat very, very affordable naman. And I think ang pinaka mahal lang doon sa mga pinasos ko is yung flight kasi nga malapit na doon sa date ng alis ko. Pero kung magbo-book kayo like months before, I think makakakuha pa kayo ng mas murang flight. Although ang dami lang naka-cancel na flight ngayon. Ayun. So, that's it. Thank you very much for watching and thank you for watching all of my Malaysia vlogs if you had and if you haven't yet please do so and consider subscribing because I will be traveling a lot this year. I have a lot of international travels planned out this year and then by the next year I have a lot of local travels so I'm trying to actually complete the 81 provinces or 82 provinces of the Philippines, and I have so far I only have like 30 remaining provinces. So by 30 remaining provinces, so by next year I plan to complete all of that, and I hope you can be with me in that journey. We can both around the world together, and yeah, thank you very much for being here. And next month I will be on another adventure to another international destination. So, abangan nyo yan. And I'm going to make sure to like post everything on my blog. I'll try to post like informative vlogs. So, that's it.
Thank you very much for watching again. Thank you for being here. And